don't interrupt me. One spot G, you can play. Got too much to tell you. I never knew I'd find you go. I don't want to let her go. She makes me feel a little special, yeah. Na rin yan si Igari. Hindi kaya maging dehado sa labang ito? Hindi pa natin masabi. Abangan na lang natin. Ah, tayo na ako sa may. Opo. Para namang mahal na araw mukha nila. Libing ba nilang pupuntahan nila? Kung sakali sila makikipaglaban, ganun na nga ang mangyayari. Ano ibig po sabihin? Sandali lang po. Bakit? Kung sa tingin ko delikado ko na, hindi na ako mag-aatubiling ihagis ito. Kuzume, bakit po? Kung iahagis mo yung tuwalya, paano ka makapagpupunas ng pawis? Tandaan mo ako si Mr. Fighting Spirit. Opo! Opo! Mataas pa rin ang tingin niya sa sarili niya. Para sa kanya, siya pa rin ang pinakamalakas sa mundo. Isa lang ang patang oras sa tableyong ito! Walang patang karun! Handa! Banana ba lang sa panahon ito, ha? Baka manibago. Kanina mo pa ako minamalit, ha? Mang-mang. Simula na! Ang paborito niyang high kick! Pero naharang ito ni Mr. Fighting Spirit! Oh ano? Halika! Ay, huwag kang matanda ka! Ah!
Bibigyan siya ni Igari ng backdrop! Ayan na! Bibigyan ng knuckle arrow! Nakita nyo! Binigyan na naman isang backdrop! Pero rito! Isa na namang backdrop! Pangatlo na ito! Pili niyang ginawa ang tatlong pagkakasunod na backdrop! Nung nakalaban niya si Jason Gatchel! Ito na kaya ang katapusan ng laban! Hindi na kumikiro si Rob Robinson! Tapos na naman! Igari! Igari! Panalo na Igari! 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 Pakalain mo ganun ang mangyayari? Mangangal, masyado nyo kasi kami minamaliit. Mula sa lagusan ng puting tigre, eksperto ng Motobi-style practical jiu-jitsu, si Ben Isu! Ngayon na. Mga kaibigan, eto na siya! Para magpamalap ng disiplina ng jiu-jitsu! Ang mga katapat niya! Kasalukuyang Yokozuna natin! Si King Ryu Zan! Sila ko yung plakas ng kalaban ko. Normal lang naisipin ng lahat na wala akong laban sa kanya. Pero sa bawat laban, may mga sumusulpot na pagkakataon para bumaligtad ang kapalaran. At ang may karanasan lang ang makakakita at gagamit dito. Isang kampiyon ng sumo wrestling lalaban sa isang 50 anyos na jiu-jitsu ka? Masasabing patas ba ang labang yun? Ano, Papa? May pag-asa bang manalo si Ben Isu sa kanya? Ang problema sa mga sumo wrestler, malinis sila maglaro. Kaya hindi sila sanay sa kung walang mga bawal. Simula na! Malakas si Kim, pero abangan mo lang si Ben Isu. May natakbang daliri si Benicio! Pabali niya! Mapipili ka ka magbakasyon na matagal. Pag tinuloy ko ito. Magbabakasyon niya kaya ang Yokozuna! Hindi. Pero ayaw bumigay ng kalingkingan ng Yokozuna! Imposible! Pambihira! Paano nga takasan ni Kin si Benicio? Sumo wrestling laban sa jiu-jitsu? Sino kaya ang lalamang sa huli? Naintindihan mo ba kung paano niya natakasan yon, Keji? Siyempre, Papa. Sino bang mga susunggap sa daliri na sumo wrestler? Kaya talaga matibay yun. Tama. Ba't ganun? Talagang pinalalakas nila ang kalingkingan. Mahalaga yun sa sumo. Ginagamit nila yun para masunggaban nila ang sinturon ng kalaban nila. Sa mga nagiging Yokozuna tulad ni Kim, kaya nila bumuhat ng hanggang 200 kilo sa pamamagitan lang ng kalingkingan. Pumorma na lang panimula ang pang sumo, si Kim Ryu Zan! Handa na ba niyang tapusin ito? Etong sa'yo! Kaya! Hindi magpuruan ni Ben Isu si Kim! Lahat ng atake niya ay sasantabi ng Yokozuna! Pangkarate ang lahat ng mga bira ni Ben Isu. Pero walang makalusot dahil sa tindi ng depensa ni Kim. Ah!
Nakita niyo ba yun? Isang landing put down! Ano naman ang gagawin ngayon ng Yokotsuna? Tapos na naman! Ang galing ng ginawa ni Kenryu. Hinuli talaga niyang pinakamatinding atake sa disiplina ng sumo wrestling. Saksi tayo sa galing ng sumo wrestler! Ang nanalo, Kenryu San! Ang gagaling ng mga kalaho ngayon! Tignan naman natin ang Black Bee! Nasa first round pala tayo pero grabe na ang aksyon! Nako, mas lalo ko nasasabit dito! Asya ka pala! Kung hindi ako nagkakamali, siyang kasali sa susunod na laban! Alam mo, nagkaroon na ako dati ng pagkakataong makainsayo si Boss Dobo ng ganyan. Iba't iba ang taktik ang ginamit niya sa akin. Wala akong nagawang iwasan kahit isa. Kung ganun, pareho lang pala tayo, Kato. Pati ikaw? Sa unang tingin, mukhang madali lang ang ginagawa nila, di ba? Pero hindi tinatamaan si Keiji. Siguro nga talagang naperfecto na niya ang karate. Keiji Orochi! Meron tayong kailangan pag-usapan. Kinala kita, hindi ba ikaw si Red Sky, oh? Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Pagkatapos mong iwan yung kung fu, ano itong nababalitaan namin sinasabi mong mas magaling ang karate kaysa sa disiplina namin? Huwag ka sana maniwala sa mga sabi-sabi. Narin namin kung mas gusto ko ang karate kaysa sa kung fu. Sa pananalita mo, binabastos mo ang higit sa 4,000 taong kasaysayan ng kung fu. Kaya kailangan ayusin mo ito! At paano ka naman gagawin yun? Sabihin mo sa lahat na iniwan mo ang kung fu na kulang ang natutunan dahil hindi mo kaya ito. Na nagkamali at nagyabang ka lang na eksperto ka na dito. Dahil kailanman, hindi ka naging karapat-dapat. Teka, sobra naman yata yun ah. Sa tingin mo, gagawin ka yun? Seryoso ka ba? Wala akong paki kung kaya mong gawin o hindi. Basta gawin mo! Kung ganun, ba't hindi mo na lang ako labana para malaman mo kung totoo ang mga nakarating sa'yo? Isa akong Shaolin, kaya mataas ang tingin ko sa sarili ko. Isa ka lang mayabang namang monk. Insulto sa amin ang labanan ka. Hindi kaya natatakot ka lang. Dahil baka lalo lang mapatunayan ang haka-haka ng iba. Sandali lang. Ako ang makakalaban mo sa susunod na round. Hindi ang karatistang yan, that's kayo. Tama na yan. Huwag kang nakikialam. Bakit hindi ka nalang magpainit ang katawan dyan para nasa kondisyon ka mamaya? Hindi pwede. Kung masaktan ka ngayon at maglaban tayo mamaya, para nabawasan ang karangalan na magiging panalo ko sa'yo. At sino nagsabi mo nanalo ka? Eto na naman tayo. Kung sinasabi mo may karangalan kang pinaglalaban, Red Sky, ganun din ako para sa aming bansa. Pwes, patunayan mo! Sandali! Ano ba kayo? Tigilan niyo na ngayon! Teka, sirigan ba ito? Baka naman ang tutuwa kayo sa laban niyo mamaya, kaya kung ano nung mga kalukuhan mo ang ginagawa niyo kayo, sana niyo ibaligat! Kung gusto nyo, ihahatid ko kayo! Power scissor headlock takedown! Naalala ko tuloy ang naikwento sa akin ni Master Bill Riley. Meron daw isang napakalakas na kampiyon ng sambo mula sa hilagang parte ng mundo. Arasho! Sambo! Siya
palang tinutukoy ni Master, si Serge Taktarov. Pwede na rin. Kahit paano may labang ka, para marangal din ang pagkatalo mo mamaya. Nasa ikalimang laban na po tayo ng first round, mga kaibigan! Isa lang ang patakaran dito! Walang patakaran! Pumunta na kayo sa mga pwesto nyo! Ating Shaolin. Oo nga. Mukhang malakas. Simulan na ako! O ano, Serge Taktarov? Hindi ba ito ang gusto mong mangyari? Lalabanan na kita ng bumbuong lakas ko. Walang gustong kumalao sa kanilang dalawa! Parang may dinatago ang Chino sa tindig niya. Anong tingin mo? Opo, tama po kayo, Papa. Nalagtataka nga ako kung paano niya napalaki ng ganyan ang katawan niya. Ang Chinese fist technique. Ayaw ko lang makikita ito sa laban. Tell me, you think you're prepared for this? I learned from the best. The Kung Fu masters who completed my training surpassed your level of expertise 3,000 years ago. 3,000 years versus your infantile knowledge of combat. Choose your next move wisely, for it will be your last. The tension between these two is electric. This is no longer a match. It's a vendetta. The deadly turning lotus petal! Match over! Extraordinary, simply extraordinary! Retsu KO advances to round two! If I win the next match, I'll get to battle Kaio. I've been waiting for a challenge just like this. No. This is impossible. Kuriki, can you hear me? What happened to you here? He's not human. Kuriki. He has returned. It's about time. I was wondering when he'd show up. In the blue dragon corner, representing the style Shinshin Kai, Kiyosumi Kato. Ready! And the challenger in the white tiger corner, Robert Gellin. Oh, no! Contender Gellin. Robert Gellin. Please make your entrance at this time. The clock's ticking. Come on, let's go. You're wasting my time. So this is when he chooses to make his entrance. I should have known he would have a theatrical flair. Gellin! Contender Robert Gellin. Robert Gellin, enter the arena at this time or forfeit the match. Oh, you have got to be kidding me! Yes, now everything is in place! A gorilla? No, it's not a gorilla! It's a mutant monster! Ladies and gentlemen, don't panic! Leave that to the officials! You again! Stop! My apologies for all of the commotion. There's been a small breach in protocol, but I assure you this is not an uninvited guest. I recruited the beast myself as a reserve fighter. That's great. Does he know that? Time to decide, Kato. Are you up for this extreme rematch? Rematch?
Bucky tamed its parents 4 years ago. This one is looking to settle a score, I'm sure. Then show your fangs. I'm ready for this. Come on, show me what you got. Hakko's attack has no effect. No effect at all. No one makes a monkey out of me. Could this really be the Yasha 8's son? Fight back! That went well. Yeah, think positive. Enjoy your last fight. Real funny. I'm not trying to belittle you, but what's that you call your style? Against all odds? Shut your face, I can manage! To get yourself killed, I agree. He's coming back. If you ever thought about changing careers, now's the time. Got a plan? A sound strategy, fearless resolve. If none of that puts him down, then there's always the hands-on approach. Yeah! Well, nice knowing you. Now that I have your attention, mind letting me in on the fun? I promise I won't bite.